Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano ba pang dapat kong gawin, sir? Ang problema pa po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan! Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-iugnayan sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa! Tama po mga kaibigan, magandang hapon. Time na, oras na para sa BNSP ang inyong mga lingkod, Edwin Eusebio at David Oro. Kumusta po kayo? Samahan niyo po kami ha hanggang mamayang alas 7 ng gabi sa programang Balita na Serbisyo Pa. Magandang right. hapon, partner. Ay, magandang hapon. Diyan ka lang sa kwarto mo. Kalalabas dyan. Magkaiwalayo kami ngayon ni partner David. Dati siya sa aming kabilang studio. Anyway, maraming mga balita ang ating pagtutuunang pansin, mga kaibigan, ngayong araw. And definitely, yan ang magiging paksa ng ating talakayin ngayong araw ng Miyerkules. Partner, 8470-1750-254. Ang ating telepono at ang ating text line 0999-3767-6768. At syempre po, matututukan niyo po kami sa pamamagitan po ng panonood ng Facebook Live. I-search lamang po sa inyong mga search box o i-type lamang sa inyong mga search box sa Facebook ang account na DWIC882 at ang website po namin ay dwic882am.com at ang Facebook po namin ay Facebook page ay Balita na Serbisyo Pa. Alright, at maraming mga issue at balitang ating pagtutunan pansin kung saan kasama natin yan ating mga taga-subaybay. But before anything else, kamusta maghapon mo, partner? Ayos naman, syempre patuloy din naman ang pagtatrabaho natin sa iba pang mga gawaing pambahay at para sa pamilya. At para siyempre paglilingkod din sa ating mga kababayan, partner. All right. Kasama na dyan, of course, yung ating spiritual obligation. Right. Na yun natang pinagkaabalahan for today. That's right. All right, mga kaibigan, mainit ang isyong naugnay. Yan, partner, sa tongpats. Uy, tongpats, ha? Tongpats. Yan yung mga salitang, ano eh, salitang isko. Oo nga. Yan, no? Tongpats, as in patong. Eh, saan ba yan, partner? Saan ba yan? Tongpats na yan. Eh, yan yung siniwalat mismo nung Department of Agriculture Secretary. Mm. Alam mo, kay lalakong personal yan. Tapos sapul pa nung director siya ng Picard. Yeah. Napaka soft-spoken niya si Secretary William Dar. Mm-hmm. Pero bibihirang magsalita at magpaputok ng ganyang balita ngayon. At alam naman natin, ang alam ko dyan kay Secretary William Dar, sensitive yan. Kapag may mga issue na nasasangkot ang kanyang departamento, agad na kumikilos siya na partner. Ano bang ginawa niya? Kung maaalala mo, nung panahon ni Erop Strada, ano na rin yan agriculture secretary na siya kung ano mga ibinintang sa kanya, kaya noon nag-resign siya. At nagpunta siya sa, bumalik siya sa academe hanggang sa napunta yan bilang isa sa mga pinakamataas na opisyal, Pilipino opisyal, sa ICRISAT, yun yung nakabase sa India. Oho. International body yun na pertaining sa agriculture and science and technology ang trabaho niya doon. Eh, ang nabalitaan ko ngayon, partner, bagaman hindi siya mismo involved, pero sa ilalim daw ng kanyang pangangasiwa sa loob ng departamento, yung nga, may nabanggit ka na may nakikinabang sa mga tongpats, partner. Nako, kahit naman yata sa ang lugar yan, partner. Pero yan, talama kasi dahil yan, kung sa ilang mga alam natin ng usapan ni libo-libo lang, yan ay milyones. Nako, eto nga po, tinitingnan ko nga itong balita na bumuo na, partner, ng committee si Department of Agriculture Secretary William Dar na tututok sa isasagawang imbestigasyon sa ito nga po, may aligasyon ng umano'y nakikinabang sa katiwalaan tongpats sa loob mismo ng kagawaran, partner. At dito sa balita nating nahawak, ito ay bilang reaksyon ng Department of Agriculture, particular ni Secretary Dar, dahilan sa meron daw isiniwalat si Senador Pangpilo Lacson na mayroong kumukolekta ng tongpats mula sa loob mismo ng DA, partner. Naku, may malilihim ba kay Senator Lacson? Lahat na yata ng sindikato ay nakaharap ng yan, ano? Mabuti na lamang, siya ang nagiging
check and balance sa ating gobyerno, partner. Pero syempre pa, dahil si Secretary William Dar ang may hawak ng baton dyan sa DA, eh sabi niya, medyo kailangan may magpaliwanag talaga. Kulang na daw talaga yung supply ng karne sa bansa, kaya kinakailangan umangkat. Doon pa rin siya, nagmatigas pa rin siya dun sa pag-import. At ang balita ko, partner, mayroong babala si Secretary Dar dito sa mga kawanin ng Department of Agriculture na walang makakalusot. At agad niyang irerekomenda ang pagdi-dismiss sa sinumang mapapatunayang sangkot sa racket o tongpas sa loob mismo ng Department of Agriculture, partner. Sa loob lang ba yan? Di ba maging sa costo meron yan? Meron naman, kahit saan eh. Oh. Eh, yan, pagkatapos, pagdating sa end user o sa consumer, tongpats na yan. Oo. Eh, naalala ba, partner, kung ano yung ibinunyag direkta ni Senator Lacson? Oh, nung araw, sabi ni Lacson, may kumukulekta ng tongpats mula pa sa DA. Uh-huh. Maliit lang naman, partner. Magkano? 5 piso lang hanggang 7 piso. Oy, liit lang naman pala eh. Per kilo. Pero ang pumapasok na, nakilit, 1,000 kilo pumapasok eh. Aba, ibay, mahina ako sa science, pero sa sa kwento pala man, partner, mukhang talagang maraming nga talagang malaking halaga itong involved dito, partner. Milyones. So, correct. Yan, mga kaibigan, partner, ganan na natin hugutin ang ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. With the honor of asking ang, our listeners. Ang tanong, partner, mga kababayan, mga ginigiliw naming taga-subaybay, ano po ang masasabi ninyo na bumuo na ang Department of Agriculture ng komite para imbisigahan ang tongpats anomaly sa pork importation, partner? Ayan. Maaari kayong agad na magreaksyon, magbigay ng inyong komento dyan sa ating BNSP Facebook page, o di kaya ay mag-text doon sa binanggit naming text line kanina. No? So, it's 5:43, mga kaibigan. Oras na at pagkakataon para pakinggan naman natin ang ating mga Metro Patrol Reports. Patrol. Ay natin ng Malabon si Danny Cruz sa kanyang mga nakalap na balita ngayon. Danny, go ahead. Yes, muling ipinatupad sa Nabotas ang liquor ban matapos maipasa ang City Ordinance Number 2021-18. Ito ay ang pagbabawal na magbenta at bumili ng alak o inuming nakalalasing. Sa direktiba ni Mayor Toby Chanco, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom sa mga pampublikong lugar, maging ang mga lasing o lango sa alak na gumagala ay kanila daw aarestuhin. Sinabi ni Mayor Chanco, patuloy na nalalabag ang safety protocol ng mga residente sa mga inuman. Aniya, hindi daw nasusunod ang safety protocol sa pagsusuot ng face mask, social distancing, at kung ito daw ay mga lasing na, ay nagsasalo-salo na din sa pagkain. Sa paalala ni Mayor Chanco, mahalaga na mabigyan ng seguridad ang ating mga pamilya sa anumang oras na po pwedeng mahawaan ang mga ito ng virus. Dagdag pa ni Mayor, sa talaan daw ng City Health Department ng lungsod, karamihan daw sa kanilang pasyente sa ngayon ay hindi nakita ng sintomas ng COVID-19 virus. Malakas ang itsura ng pangangatawan, pero nang sumailalim sa swab testing, positibo nga ang mga ito. At ito daw ay posibleng nakahawa na ng ibang residenteng Nabuteño. Napakahirap daw ipaliwanag ng sitwasyong ito, at sa record ng pamahalaang lungsod, 759 ang kaso ng COVID sa kasalukuyan, at patuloy daw nilang pinag-aaralan kung kailangan ilagay sa lockdown ang mga lugar na patuloy tumataas ang kaso ng COVID-19 para na din daw ito sa kaligtasan ng mga Nabuteño. Kailan lang ay naipasa ng Nabotas ang mandatory RT-PCR swab test, at ito'y ipinatutupad sa kasalukuyan sa mga nahuling lumalabag sa safety protocol sa lungsod. Metro Patrol, Danny Cruz, nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Alright, thank you, Danny. Partner! Tala, punta naman natin ang pag-ulat mula kay July Punok! Metro Patrol. Go ahead, July! Yes, kakandabid at kakahedin na habang tumatagal ay humihigpit na itong health protocols dito sa San Jose del Monte City.
kasi na nga tumiikot yung mga sasakyan nila Mayor Robes at Congresswoman Robes at sila nananawagan na magsuot ng tamang face mask at face shield at sinisigaw nito sa bawat iniikutan nilang lugar para makasunod sa nasabing health protocols. At sinabihan sila na hindi sila bibiruin ang pamalang lusot at sila ay pagmumultahin kung hindi sila ay kakasuhan at sila ay makukulong. Kaya nananawagan sila, lalo na ang mga senior citizens, yung mga minoridad na bawal muna lumabas, at lalo nga yung nabanggit ni Dan Cruz dito rin sa amin, ipinagbabawal rin yung tinatawag na liquor ban. So napakahintip itong pamalang lusot na San Jose na ipinag-uutos nila Mayor Robes at Congresswoman Rita Robes na sumulod sa nasabing health protocols. And at Stationer's Report, ito Metro Patrol, July Pudok Magulat, St. Pilanto de la Cat, DWIC. Metro Patrol. Ang nasunod na report ng ating mga kasama sa unang bahagi, of course, ng ating program. Salamat. Salamat ulit nabanggit ko. Sabagay, partner, yung report niya ni July Pudok, kasi starting today, ang Bulacan po ay isa sa ilalim na sa isang buwang curfew at liquor ban. At ito nga po ay pagpapatupad ng mga hakbangin kaugnay pa rin ng COVID-19. At nakasad nga po sa directive nitong si Bulacan Governor Daniel Fernando ang pagsisimula ng curfew alas 11 mamayang gabi. Hanggang alas 4 ng madaling araw. Parang ano, sobrang ay talaga namang oras na ng tulog yun eh. Pero actually maraming uuwi ng hating gabi pa rin eh, no? Correct. Basang kailangan lang po sa mga nagtatrabaho at umuuwi ng mga this oras ng gabi, ipakita lamang po ninyo na kayo po meron pong lehitimong trabaho na inabot po kayo ng gabi. At pero kung wala naman talaga ngayon trabaho at kayo'y magliliwaliw lang, may paliwanag kayo dapat. Meron kayong pananagutan. At take note, partner, ha, buti nga ito 11 ng gabi dito sa Metro Manila, 10 ng gabi ang start ng curfew. Pero sa Bulacan 11 tapos alas 4 at may nakita ka pang pag-alagala, ay talagang questionable na yon. Ayun. Kaya sabi po ng order mula sa provincial government ng Bulacan, tanging ang mga may emergency lamang ang at mga empleyadong may dokumento ang papayagang makapaggala sa kanilang lugar kung naka-duty sila during the curfew hours. Ano ba mga valid documents? Of course, una sa lahat yung valid ID nyo, valid date ng ID ninyo para makita kayo nagtatrabaho talaga. At partner, isang buwan to ha. Isang buwan from March 17 today hanggang April 17. At pati yung pagbebenta, pagbili at pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar at mga pampribadong lugar bawal. Sandali, doon ako naguguluhan eh. Pribadong lugar, tahanan mo, pribadong lugar yun eh. Siguro naman... Hindi mo sabihin kung ikaw may stock na alak doon sa bahay mo at gusto mo uminom, hindi mo rin pwedeng inumin? Pwede naman siguro, partner. Baka ano lang to, kailangan lang linawin yung punto na ang binabanggit siguro dito mga pampublikong lugar, mga restaurant, mga bar, hindi pwede, at iba pang lugar sa Bulacan area, partner. Alright, kasi yung private, nasa bahay mo na yun, di ba? Anyway, isa pang report mula naman kay Beth Samson. Alright, Beth, gandang hapon. Good afternoon, Sir Edwin, and syempre, Sir David. Sinimulan na sa Valenzuela City ang muling pagpapatupad ng liquor ban, pagbebenta, pagbili, pag-angkat at pag-inom ng alak hanggang April 1. Kasabay din ito ang hindi pagbubukas ng mga gym, fitness studios, massage parlors at spa bilang bahagi ng pag-iingat sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 na ngayon ay may mahigit 500 na ang aktibong kaso. Ipinagpaliban din ni Mayor Ray Gatchalian ang libreng microchipping at vaccination sa ilalim ng Bow Pets Ordinance na nilikha ni Attorney Councilor Bimbo de la Cruz para sa mga alagang aso. Magkakaroon ng online appointment system sa Bow Pets website
sa mga susunod na linggo. Sinimulan din ang curfew alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga sa mga minors 18 below at sa mga senior citizen. Sa Caloocan City, nag-utos ni Mayor Opa Malapitan ang pagpapatupad ng 50% skeletal workforce para sa mga kawaning mapasok sa mga tanggapan ng pamahalang lungsod. Ang direktiba ay bahagi ng tugon sa tumataas na bilang ng COVID-19 cases sa nasabing lungsod. Sa huling datos ng City Health Department, nasa 756 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Caloocan City. Mahigpit din ang pagpapatupad ng curfew hours sa 18 anyos pababa at sa mga senior citizen maliban kung ito ay may emergency concerns para lumabas ng bahay. Mahigpit din ang pagpapairal ng at pagsunod sa health protocols tulad ng tamang pagsuot ng face mask, face shield, social distancing, paghugas ng kamay at paglilinis ng kapaligiran sa Caloocan, Malabon, Labotas at Valenzuela o Camanave area. Metro Patrol Beth Samson nag-uulat para sa himpilang may todong lakas. EWIZ. Metro Patrol. Alright, yan ang mga reports ng ating mga kasama. And as we moving on, mga kaibigan, ang isa sa mga malaking balita, partner, probinsya din ito. Mm-mm. Yung plebisito sa Palawan, mukhang no. Ayaw ng mga kababayan natin doon na magkahiwa-hiwalit, magkawatak-watak pa sila. At yung lamang araw ng 50,000, partner, yung mga ayaw na magkawatak-watak ang Palawan sa tatlong probinsya. Yung mga kababayan natin hindi pamilyar sa geography ng Pilipinas, yung Palawan po, yun yung parang kabay na nakalawit dun sa dakong kanan ng mapa. Correct. At nasa bahagi yan ng West Philippine Sea, nasa west side ng ating bansa. At napakayaman, napakaganda. Hindi lamang po sa yamang dagat, kundi sa magagandang tanawin, tourist spot ang lalabigan yan. Kaya siguro ayaw nila talaga magkahiwa-hiwalay sila at sama-sama silang makinabang sa kabuuan ng probinsya ng Palawan. No wonder kung bakit maraming mga karatig bansa ang pinupuntri pa rin yung lugar na yan sa kalawa ng Palawan, ano? Mm-hmm. Sabi nga ng iba, ang bansag dyan last frontier. Ibig sabihin yung iba't ibang lugar sa bansa ay pwede karamihan ay mga ano na mga na nagahasa na ikangas. Sorry for the word, ha. Pero yun ang eksaktong termino doon sa mga kalikasan na denuded na mga forest at sira ng kalikasan. Pero ang Palawan ay talagang nananatiling parang virgin island pa rin, partner. Nakapunta ko dyan once upon a time sa pahintulot ng ating kumpanya. Pinamadala ko dyan sa DWIC Palawan. Yan. Nagandang lugar, ano ha? Correct. Anyway, pakinggan muna natin ang reports. Isa pa, galing naman sa Bulacan kay Louis Angeles. Metro Patrol. Louis, go ahead. Sa iyong balita. Yes, magandang hapon mga kasa at dito naman sa Lalagyan ng Bulacan ay patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. At ang sagot dito ay nagpahayag na ang pinumbayan ng San Ildefonso na si Mayor Carlo Galvestan na siya ay nagpositibo sa COVID-19. Kaya siya ay ang kanyang mga staff ay sumailalim na rin ang kanyang staff sa contact tracing at swab test kung sila ba ay positive din sa natirang virus. At nanawagan siya sa lahat ng mga pamamayan na pansamantala na ititigil muna ang serbisyo sa pamahalang bayan dahil para sa pagsasagawa ng pag-disinfect ng natirang gusali. Subalit sa ilang bayan naman dito sa bayan ng Tulilan, ay nagpa-swab test na rin ang kanilang pinibayan matapos na sumusunod na rin ang pagtaas ng kaso sa naturang bayan ng Tulilan na mahigit sa 75 na ang mga naging kaso. At ang bayan naman ng Marilao Bulacan ay naka-lockdown dahil na rin sa mga ilang siyado na nagpositibo dito sa COVID-19. Yan ba sa mga bayan sa atin? 24 na bayan yata, huwag ako nagkakamali. Alin ang pinakamaraming may COVID, Carlo? Halos sa
hindi naglalayo ang Punilan at ang Marilao. At pinakamataas dito nga ang San Jose del Monte na higit kumulang sa 200 ang kaso ng COVID-19. Kaya positibo nito mga nagdang araw lamang. Kaya patuloy pa rin pananawagan ng provincial government na sana isunod na sa mga health protocols na pinapatupad at pagpapatupad mula ngayong gabi ng curfew ng alas 10 hanggang alas 4 ng umaga ang gagawing curfew ng mga ano. Pero yung pananawagan niya sa kapulisan na pagsita sa mga walang face mask at saka walang face shield eh hindi pa rin ito napahiran. Lama at yung sitwasyon mo na rin sa Bulacan, isip Metro Patrol, Duwain sa Bulacan City. Ito ang Bulacan, dito Bulacan. Alright, dito Bulacan. Metro Patrol. Angeles, ang kumumpleto sa ating po namang hanay ng mga reports mula sa Metro Patroller, sa ating mga regular patrols para maghatid sa ating oras na 5:57, partner. Correct ka dyan, partner. At syempre, maya-maya, pagbabalik natin, meron pa rin po tayong mga tatalakayang mga usaping pangbayan. Ang pinakamainit nga, partner, eh, may kaugnayan dyan sa ating poll question. May kaugnayan sa mga tongpats. Kaugnay po ng importasyon ng karning baboy. Kaya raw ang mga ilang tauhan ng DA ay abalang-abala at gustong-gusto na mag-import ng karning baboy dahil nga dyan sa tongpats, sa partner. Ayan. Dito naman sa Metro, mukhang nagpulog yung mga sa huling meeting ng Metro Manila Council, mismo yung chairman nila, si Chairman Benhar Abalos, eh parang malamig na ang pakiramdam dun sa mungkahin na mag-lockdown sa Metro Manila. Dahil daw, partner, saan? Eh sabi niya, hindi na kailangan yung lockdown. Dahil sabi niya, ay nandito na yung COVID eh. Ano pa ila-lockdown natin? Nagkakahawa-hawa na nga. Pero naniniwala siya hindi kailangan niyan gawin kahit hindi pa maging epektibo yung pagpapatupad ng curfew hours para mapababa yung bilang ng COVID-19. Ani Abalos, mas malagang matutukan yung pagpapatupad doon sa pagsunod sa health protocols. Ayun. At damihan na yung mga testing centers. Tama naman yan, partner. At narinig ko rin kanina sa isang balita na mayroong isang senador na nagsusulong, partner, na must maging epektibo ang sa swab test o pag-check dito sa mga kababayan natin at hindi na kinakailangan pang kumbaga ay priority yung swab testing. Paborable ako diyan kung walang bayad eh, kaso may oo nga nagiging problema yan ay nagiging sabi nga debatable mga sino pa naman kababayan natin ayaw matest. Kaya lang, nanghihinayan sila doon sa pinakamababa, 5,500 yata, para lang doon sa isang test na hindi mo pa masigurado kung ano, kung accurate yun. Correct, oo. At ang balita ko nga doon, ay yun din yung panukala ng isang senador na gawing libre yung swab testing dito sa mga kababayan natin para at least masawata ang pagkalat pa ng virus kung sila ay pag-alagala. Dahil sa wala silang pambayad sa testing, eh hindi na sila magpapatest. Eh, sa laki ng inilabas na pera niya, laban niya sa COVID, palagay ko, pwede namang pagkuhanan niya. At the same time, napakalaki din ng mga discretionary fund na hawak ng mga senador at congressman, di ba? Tama ka dyan. Kaya may, dapat sana may sapat na pondo para dyan sa ganyang mga hakbangin, partner. Ayaw ba nila magbitaw ng pera galing doon sa kanilang discretionary fund? Nasa kanila discretion nun? Yun nga. So, maganda nga yung panawagan niya na mag-focus doon sa sa swab test at syempre, pagko-control doon sa pagkalat nga ng COVID-19, partner. Alright. Partner, pa-break muna tayo sapagkat ang oras sa buong bansa, Philippine Standard Time, Philippine. Alas 6 na ho ng gabi. Balita na, servisyo pa. Alright, 6:13, partner. Yeah. Kala mo, di ko nakita ang nagluto ka, naka-apron ka. Nagluluto ka, naka-apron, wala ka naman t-shirt. Correct. Sana naman habang nagluluto yung ating mga mami ngayon, sarap-sarapan nyo para si Mr. naman maaga-agang umuwi. Pakaswerte ninyo may mga sumasalubong at nagluluto sa inyo. At saka partner, siyempre mga may bahay talagang
ang asikaso niyan sa... Marami na asikaso yan eh. Minsan naglalaban, nagluluto, nag-aalaga ng mga bata. Kaya minsan eh, busy-busy rin naman ang ating mga may bahay. Meron at ang gagan... Yeah, partner. Meron pa bang mga ganong may bahay? Meron naman, meron pa. Ang gusto ko lang patingka rin pa dito, partner. Mayroong mga may bahay na walang bahay na talaga. Ano ibig mo sabihin din? Sapagkat, partner, balita kanina mula sa Kongreso, nireport ng ating Patrol 7 na naman, nasabi 2 milyong unit ng mga pabahay eh nagkaroon po ang tinatawag na backlog ngayong taon. Eh dahil sa pandemic, hindi magkaroon ng magandang tuloy-tuloy na pagtatayo ng mga pabahay, apektado, partner. At ayun yan sa report itong si Congressman Albie Benitez. Siya po ang chairman ng House Committee kaugnay ng Housing and Urban Development. Kaya partner, sabi ko nga maganda, matulungan din itong mga developer natin. Lalo na yung mga maliliit na mga developer na makapagpatuloy sa kanilang mga proyekto sa kabila ng pandemic. Kaya partner, natimbrihan ko na rin nga si Ms. Bea. Baka sa Friday, makahingi tayo ng update mula sa mga kaibigan natin dyan mula sa Department of Human Settlement and Urban Development. Kasi partner, naalala mo, may isang developer dyan sa Tagaytay area. Actually, hindi nasakop direkta ng Tagaytay City. Bahagi na ng Alfonso Cavite. Pero ang tawag nila dyan eh, Metro Tagaytay, na inireklamo ng mga ilang investor at mga buyers na hindi raw natupad yung mga pangako sa kanila. Pero partner, merong mga update ngayon ha, na sa follow-up din ng inyong lingkod. Pinalo-up ko yung istoryang yun eh. Eh talagang, ano naman ha, ongoing ang turnover na partner. Diyan sa isang developer na yan sa bahagi ng Alfonso Cavite. At natutuwa na yung mga buyers at investors. Karamihan dito mga OFW partner na totoo naman pala, natupad yung pangako sa kanila, na-delay nga lang, partner. Ayan. So, may mga pagkakataon naman na bukas naman ating program kung gusto nila magpaliwanag. Correct. Maging bahagi ng kanila po namang promosyon ng kanilang pabahay project. That's right. Nakikita naman ang ating program. Correct. Mamaya, yan. Pag mabalik natin, pagkatapos ng report ni Ronald Idol Domingo, yeah, may isang balita naman ako i-share sa iyo, partner. Sige nga. Ano yan? Nakakabahala to. Oh. Kung medyo ikaw ay may nahinaloob mo, ihanda mo na. Babalita ko sa iyo. Kinakabahan ako dyan ah. Pero pakinggan muna natin ang report ni Ronald Domingo. Ronda Provincia. Ronald, Idol, gandang akit sa'yo. Yes, magandang gabi. Kasamang Edwin, kasamang David. Magandang balita sa mga kababayan na sabik ng umuwi dito sa Ilocos Norte. Iniayad ni Governor Macho Marcos Manoto at matapos lumuwag ang pagpasok sa border at mga quarantine protocol ay ibinaba ang pagbayad ng mga uuwing kababayan sa antigen test mula 800 ay magiging 500 piso na lamang. Gayunpaman, ang mga hindi residente ng Ilocos Norte ay mananatiling 800 piso ang kanilang bayad sa antigen test. Ipiniwanag ng Amanang Probinsya na pangunahing layunin nito ay upang mapagaan ang gastos ng mga uuwing kababayan pagkatapos na lumuwag ang mga travel requirements. Samantala, inayag ng Amanang Probinsya na binuksan na ang Ilocos Norte, ang border para sa mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Halita muna dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIZ. Yun ang report ni Ronald Idol Domingo na nagatid sa ating oras 6:18, partner David. Yes, partner. Ano ba yung binabanggit mo, partner, na ibabalita mo? At na-surprise ako naman ako dyan sa yung patikim na yan. So handa na love mo. Ah, sige na. At ito naman eh, hindi rin naman ababalita natin, hindi para takutin o himukin yung ating mga kababayan na gayahin. Okay. Alam nyo, lumalabas bagong survey ng Philippine Statistics Authority. Pwede natin talakayin ito nga pala sa tarating na Friday, ah. Yeah, ano yung partner? Ano ngayon, 70 na, di ba?
Okay. Dapat, usually, nagbibigay tayo ng teaser para doon sa ating talakayang pang-spiritual pag Friday, pag ganito correct araw eh. Eh, dumami, tumaas yung bilang ng kaso ng mga nagpapatiwakal, Partner David. Uy! Oh. Yun ang nakakalungkot. Uh-huh. Yung regalong buhay sa'yo, eh, parang sinawaan ka na at ikaw na, kumitil. Ito'y batay sa datos ng PSA, umabot, alam mo, partner, ha, umabot sa 3,500 at 29 ang bilang ng mga nasawi dahil sa suicide. Nako. Nakakalungkot ito. Nakaka-alarma yan, partner. Yung balitang yan, ha? Kita mo, sabi ko sa'yo, ma-alarma ka eh. Dahil malaki itinaas mula from 2019, eh nasa 2,808 yung itinaas. Sipin mo yan. At sakop ng naturang data, yung napaulat na pagkamatay mula January hanggang December of 2020, hindi pa kasama rito yung mga napaulat ding kaso ng suicide ng ating mga kababayan abroad. Uy! Di ba? Bakit ganoon? Ano ang medyo sabi kayo nagtutulak sa kanila? Mayroon ba silang mga bulong na naririnig para wika nga yung kanilang pasaning pamatok ay hindi nila madala, partner? Ito, partner, ang karagdagang information dyan sa nabanggit mo. Sapagkat nung nabalitaan ko ngayon balitang yan, galing ay ilis kagad ng reaction mo. Inalam ko, partner, kung ano ba mga reason. Mm-hmm. Alam mo, partner, ang karamihan ay yung tinatawag na nade-depress, na-stress ng gusto dahil nga sa mga problema ngayon sa lipunan, lalong-lalo po sa panahon ng pandemic kayo, partner. Oo, yun na nga eh. Parabang wala nang darating na bukas, mukhang kasama na ako dito sa pandemic na to. Nagkasakit pa ako, walang kapera-pera, ganun. Ito, partner. Saktong-sakto naman, talagang nabasa mo yung nasa isip ko, ano, partner. Mm-hmm. Sapagkat inihahanda ko ito sa Friday. Oo. Itong mga information kung paano haharapin ang kabalisahan dahil sa pandemic. Ibig kong sabihin, nababasa ko na damdamin mo? Correct, oo. Delikado partner, nahulaan mo, no? Delikado na yun. Merong 7 practical na mga pantulong na isi-share natin sapagkat talagang sa totoo lang, itong pangyayari ngayon sa ating mundo, maitatala sa kasaysayan na ang lipunan talaga ng tao sa ngayon, partner, ay dumaranas ng pinakamatinding pagdurusa higit kailaman, partner. Uh-huh. Kabilang na dito ang epekto nga nitong pandemic, marahil namatayan sila ng mahal sa buhay. Hmm. O kaya naman, meron silang nawalan sila ng trabaho dahil sa pandemic. Ang pinakamatindi dyan, yung mga medyo umangat, nagnegosyo, biglang bumulusok. Correct ka dyan. Ayun. At naka-apekto rin siyempre sa emosyonal at health o yung mismong physical na kalusugan ng ating mga kababayan, partner. Kasama ba dyan yung mga nahiwalay sa kanilang mahal na asawa? Tama ka dyan. Kasama rin. Kasama dito. Kasama rin dito mga batang, alam mo, partner, yung ilan sa mga nagpapakamatay child, at nadidepress. Child suicide. Yeah, dahil sa na-i-stress din sila sapagkat yung normal na pakikipagsamahan nila sa kanilang mga kaibigan, mga kaklase. Nawala na eh. Nawala na. Usually, mga kabataan, partner, sila yung talagang isa sa mga apektado dito sa pag-isolate ng kanilang sarili at dahil nga sa COVID-19, partner. At least kahit pa paano, lumaki tayo. Tumanda tayo, maligaya kasi kailangan ka lumaki. Kaya partner, tama-tama yan. Sa Friday, tatalakayan natin itong mga tandaan ha. 7 practical na pantulong para maibsan ika nga ang ating kabalisahan, yung stress, yung depression, dahilan sa pandemic na naranasan natin ngayon, partner. Alright. Last 6:22, mga kaibigan, marami pa kaming papagsain at mamaya ang inyong mga reaksyon at opinion ating babasahin. Pakinggan muna natin sa pang-report. Ronda Provincia. Sa ating provincial correspondent sa Nueva Ecija, si Kahiro Dario. Kahiro, gandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi po naman mga kasamang Sir Edwin at Sir David. Inaresto sa magkahiwalay naman ang Charlie at anti-criminal depression sa kapulisan. Dito sa Laloy Dinolubesia, ang isang most wanted person, Carillon 3, 8 ordinary wanted, lahat ay sa bisa ng areswaran, isang tulak pa ng illegal na droga at 8 nasa sangkot sa illegal na sugal.
kinilala ang most wanted person ng Region 3 na isang Eduardo Dumaya, 39 anos, sa residente ng Pulong Daga, Barangay San Miguel, dito sa bahay ng Quezon, Nueva Ecija, na may kasong murder na walang piyansa na inaresto ng pinagsalig matauhan ng Likabac at Quezon Police Station ng Nueva Ecija Police Provincial Office at sa pag-agapay o pakikipagtulungan ng Malolo City Police Station ng Bulacan Police Provincial Office sa pinagtaguan nito sa Barangay Ginhawa, Malolo City, Bulacan, habang ang 8 namang ordinary wanted person ay mula sa Kabataan City na may dalawa na may kasong falsification of public documents at isang adultery, dalawa din sa San Jose City na may mga kasong qualified theft at robbery, isa sa may kasong paglabag sa 92 o Republic Act 9262 sa Muñoz City. Sa mga bayan naman ng Bungabon, isa na may kasong qualified theft sa Cabiao ay assault upon an agent of person authority at isa sa Talavera na naharap sa kasong paglabag sa Section 12 at 15 na Republic Act 9165. Samantalang 8 katao naman na nasa kotse sa ilegal sugal sa bayan ng Quezon, Nueva Ecija, particular sa barangay Ilog Baliwag at makupiska ng bet money na halagang 520 pesos at mga gambling para parelas at isang tulak ng ipinagbabaw na droga ang timbong sa bayan suppression sa bayan ng Aliaga sa barangay San Felipe Matanda na nakupiska ng 3 plastic sachet ng shabu. Ayon pa kay Colonel Jaime Santos, ang acting provincial director ng Nueva Ecija, at ito yung lamang mga kapulisan dito sa lalawigan sa pagsasagawa ng anti-criminal operation laban sa mga lawless elements. Yan ang balita mula dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pero dahil yung nag-urat para sa Pilang Metodo Lakas, DWIC. Salamat ka Hero Dalio, 6:25, 30 seconds ang oras, partner David. At partner, alam mo ba, talagang sino ba naman ang hindi ma-stress sa mga ito, tulad ito, mga bagong balita na ngayon ay pumapasok. Pero relax lang, huwag masyadong seryoso. Mm-hmm. Pero sa pinakauling balitang natanggap po ng inyong lingkod, mula ho dito sa Octa Group, ito yung nagmo-monitor nga dito sa sitwasyon natin ngayon, kaugnay ng pandemic, itinuturing po ng Octa Group na nasa serious daw ang surge o pagsirit ng COVID-19 ngayon sa Metro Manila, partner. At ito ay dahil sa tumaas ang reproduction number sa NCR ng tinatawag na isang uri pa ng variant ng COVID-19 virus, pinakamataas simula noong nakaraang May 2020, partner. Tama ito na yung... Takot na ako sa mga balita na yun. Marami nang napaparanoid, partner eh. Oo. Ay, mga ako kakilala, naliligo na ng alcohol eh. Eto ba, partner? Sa pero sabi ko, wag ko kayong magpanik. Ang monitoring nga po ng ating mga eksperto, di ba, mayroong mga bagong variant na naman. Nariyan yung Brazilian variant, yung... mayroon pang Saudi Arabian variant, ang daming mga variant. Oh. May bagong variant na monitor sila, yung tinatawag na ano ba naman to? P3, coronavirus variant. Bagong variant na naman to na na-detect dito sa ating bansa. Pero partner, yan yung mga scientific name o scientific connotations na ibinibigay ng mga siyentista. Pero para sa ating mga karaniwang kababayan, ang tanong nila eh, ano ba yung variant? Sa layman's term, ang tanong nila, ano ba yung variant na yun na lagi na lang namin naririnig, hindi naman ipinaliliwanag ng mga sinasabi nilang eksperto dyan. Alam lang natin dito, partner, para madaling maunawaan, may mga bagong variant umuusbong na uri ng yun, virus uri. na mas mabilis makahawa. Ang punto dito, partner, sa kabila ng lahat ng ito, epektibo pa rin, partner, ang pagsusot ng face mask, pagsusot ng face shield, paghuhugas ng kamay na madalas, at paminsan-minsan mag-alcohol. Huwag naman ubusin yung isang balde ng alcohol. saka yung mga tinatawag natin na social distancing. Marami pa rin, kumbaga, effective pa rin yung mga bagay na yan para makaiwas dito sa sandamakmak na mga variant na ito na umuusbong ng mga bagong uri o klase
ng virus sa partner. Yeah. Eh, mapakahirap ng kalaban natin. Hindi naman natin nakikita yung kalaban natin. Magugulat na lang tayo, eh, kontaminado na rin pala ang ating katawan, ano ha? Kaya nga, importante talaga ay, sa bagay, tama ka dyan, partner. Tulad nga ng case ko dati, todo ingat naman tayo. Pero, Pinanod kang nakaramdam ka at nakasabi ka, hindi ka na magtatanong nung karanasan. Oo nga, last year, naranasan natin yan. Sa kabila ng mga pag-iingat, pagsusot ng face shield, face mask, hindi ko rin alam kung bakit talaga nakalusot yung virus na yun eh. Hindi, ibig sabihin yun, yung mga bahagi ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Basta lagi lang tayong maging handa kung ano man ang pagsubok na darating. Oo nga, correct. Kaya wag mo masyadong seryoso. Yes, kamisan yung nervous talaga papatay sa inyo. Correct, at saka baka lalong tayong nagpapanik, lalo tayong madidisgrasya. Tulad yan ang binanggit natin kanina, partner. Marami talaga ang na-e-stress, marami ang nadidepress. Ang iba'y umahantong sa pagpapatiwakal, wag naman po. Sabi nga po sa kasabihan, habang buhay ay may pag-asa, partner. Eh, paano kung magpapakamatay ka, di wala na yung pag-asa? Ayun, siyempre. Ganun na nga mangyayari dyan, partner. At parang wala ka ng tiwala dun sa higit na pinakadakilang manggagamot. Kaya tinitingnan nga natin, partner, ang pagkakataon na kapag ka-araw mo lang ng Friday, matalakay natin yung mga mahalagang mensaheng yan mula sa banal na kasulatan kahit na saglit lamang, partner. Alright, so... Abay, bilis ng oras, oh. Pagayon-gayon, mga kaibigan, huling na 30 minutos na lang aming bubunuin. Mag-aantabay lang ko kayo at babalik kami. Philippine Standard Time, en punto, alas 6, imedya na ng gabi. Balita na, serbisyo pa! Alright, mga kaibigan, habang kayo'y maaaring naghahapunan na sa mga oras na ito, ilan ay nakatapos na siguro ng dinner, partner, ano? Alas 6:37 na ng gabi. Nagbabalik pa rin po ang inyong mga lingkod, Edwin Eusebio. At David Oro, sa last 30 minutes ng ating programa, ito nga po, mainit na mainit pa rin ang baboy ho ba? Baboy ho bang ulam nyo ngayong gabi, mga mami? Ito po, ang latest nga po, ang senador partner ay nagpasya na na imbestigahan at masusing busisiin ito pong tongpat scheme sa pork importation dito sa kanina ay nabanggit natin na sinimulang busisiin o simulang ibunyag ni Senador Panpilo Lacson, partner. Oo, kaya itong mga sagot natin, napakadami. Simulan na ba natin? Matapos ang report muna ni kaibigan mong si Mar Olete. Sige, partner. Go ahead. Alamin muna natin yung isang latest happening. Yan po naman sa area ng Alaminos, Laguna. Mm-hmm. Yung bilang ng eco-tourism zone ng Department of Tourism ang ibabalita ni Mar Olete. Mar, gandang gabi. Gandang gabi, Boss Edwin. Tama nga, ang Committees on Tourism on Appropriation ay inindorso sa plenary ng House of Representatives ang pag-aproba ng pagiging ecotourism zone ng Alaminos, Laguna. Ang pag-aproba nitong House Bill 8944 ay mahulugan sa paglagay ng Alaminos sa priority list of development ng Department of Tourism. Sa loob ng 6 na buwan, ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA at saka iba pang ahensya ay dapat nang maghanda ng tourism development plan na dapat kabilang ang konstruksyon, instalasyon at pagpapanatili ng husto, pasilidad at gusali na makapagpapahusay sa ecotourism ng lugar. Makakasama pati ang Alamino sa loob ng promotion programs ng Department of Tourism. Mula sa pula ni Laguna Representative Sol Aragones, with the proposal, we hope to generate economic growth by providing employment opportunities through tourism activities among the residents of the municipality ng Alaminos nga na kanyang banggit. At mula sa panguna ng representative ng Kongreso na si Representative Sol Aragones ay binanggit pa niya, with the proposal ay
binanggit niya na mas mahalaga na makapag-provide ng mas maraming employment o mga trabaho upang mas higit mapalakas ang turismo niya. Other tourism-related industries will also spur further economic development in the area by providing local employment opportunities through hotels, resorts, restaurants, transportation, services, souvenir shops, at among others, ang dagdag ng kongresista. Kaya isang malaking balita ito na ikinasiya at kinatuwa ng municipal ng Alaminos, Laguna, na sila ay nakasama ngayon sa tinatawag na priority list for development ng Department of Tourism, na kung saan ay kabilang sila sa ipopromote at magiging ecotourism ng nasabing lalawigan. So ito ang ating report mula dito sa Calabang Zone. Maruleti nag-uulat para sa Himpilang Mastolong Lakas, DWIC. Mar Olete, meron palang hidden paradise dyan sa dako na yan ng Laguna, no? Ha? Parang sa Maribeles, Batandin. Ganon din yung pinakitang litrato ng nung ating reporter na si Mar Olete. Meron bang, ngayon ko na lang nakita na meron palang ano yan, ha? Dagat ba yon, partner? Oh, may takot pang dagat. Alam ko, 100 islands eh. Oh, ang alam ko, Alaminos, Pangasinan, eh merong ganyang mga tanawin. Oh. Pero yung nakita ko, hindi ko alam na meron palang ganyan sa Alaminos, Laguna, partner, oh, ha? Oo, oh, ewan natin, ha? Kung yung, baka, anyway, kung sino nag, ano, si, sinabik naman ni Mario, eh, definitely yeah. Galing sa kanya. Ano, eh, talaga naman, we have to explore our tourism, ano, provinces, areas. Huwag ka nang magpunta sa abroad, panahon ng pandemic, daming magagandang lugar dito, eh. Tama naman, partner. Eh, marami na, eh. Oo. Okay, ngayon, partner. No. So, natitirang 19 na minuto bago tayo maghiwa-hiwalay. Mahaba-haba pa naman ito. Balikan natin ngayon, partner, tulad ng baninggit mo, yung ating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Eh, ulitin ko lang, sa kabubukas sa radyo, binanggit na ito ni David. Anong masasabi niyo na bumuo ang DA, Department of Agriculture, ng committee para imbestigahin yung tongpats anomaly sa pag-aangkat ng karne o pork importation? Sabi ni Perfecto Roy Llanos, we, si Florante El Bejar, imbestigahan mo sarili mo. Sabi niya. Si Nelia Cuyos Rafanan, hindi lang naman ngayon may kinakitaan ng korupsyon. Kahit noon na nagtaasan at may mga nag-hoard ng bigas. O tama ka, partner, no? Naalala ko dati, kasagsagan noon ng kakampusan ng bigas, meron ding mga nakinabang o nagtongpats doon sa pag-i-import ng mga bigas, partner. Eh, matagal na yung tongpats na yan eh. Kaya na nauso yan, no? Anyway, itong si Great Wall Villamor, sabi niya, ha ha ha, mainit pa sa pandisal ang balita nyo. Si Junior Sentina Capay, kasama ka dapat, ahensya mo nga ang iimbestigahan, sabi niya ganun. Ito medyo mahaba pa itong reaksyon ng isa rito, si Andreto Teleron. Una pa lang, ang dami-dami ng valid at reasonableng pag-angal mula sa consumers at local hog raisers, producers, laban sa nirekomenda mong pork importation na di umanong lunas ng pork shortage. Una pa lang, alam mo na yan, artificial. Iginigiit at itinuloy ninyo, syempre, senaryo ninyo yan. Ngayong nabisto, tama ang satspetsa at duda. At na-validate ang pangamba ng mga mamamayan na may bahid anomalya ang solusyon mo. Hugas kamay ka, Pilato. they are pertaining to the Agriculture Secretary. Si correct. Abelina Ramos, sabi niya, di mo nga masolusyonan yung problema ng mga farmers. Eh, alis ka na dyan. Si Kitoy Patorayoy Gakotoy, sabi niya, madaraya. Si Joke Dimango, walang kwenta raw yung PhD. Mo boy, balik ka na lang sa India. Doon ka mag-practice ng pagiging horticulturist mo. Si Roel Labina, ha? Patay Malaysia ka pa? Si Ricardo C. Cortez, dapat di lang dismissal, kulong din. Million ang nakorap, gano'n na lang? Oho. Charlie Ave,
daming korupsyon kahit noong panahon ng mga dating DA at kalokohan nangyayari dyan sa DA. May senador talaga magaling sumilip sa butas ng karayom. Ang liit-liit pero yung butas ng palakol laki-laki hindi. Hindi makita, no? Hindi makita, no? Ano pangalan yan? Charlie Abe? Aya. Oo, naalala ko tuloy yung ating kaibigan, si Mike Abe, positive sa COVID. Oo, si Kuyang Mike. Oo, nakita ko kanina yung post sa Facebook eh. Get well soon, pare. Kumpare ko yun eh. Hindi yeah. Anak ko. Anyway, si Ronald Rodero, eh sabi niya, lokohin mo lelong mo. Oh, nakinig ako ng karambola kanina. Charlie Flores, kapag walang usok, walang sunog. Pahirap kayo, dapat sa inyo ibinibitim pati warik. Ayun, ang dami niya pang binanggit dito na hindi magaganda. Pag di maganda, pagpasensya, hindi namin pwedeng basahin. Mawawala kaming trabaho. Correct. Rafael Palmyra Parolma, now na, bago matapos ang term nyo, si Oscar Kahukom, sana totoo sinabi nitong mamang ito. Baka kapag natapalan, tumahimik na rin siya. Sana sincere siya. Ayan. Koji Black, sana maglabas ng report na agad ng Senado. At tiyak, sabi niya, di ata marunong, di ko maunawaan yung mga ibang binanggit niya, partner. Baka sumuma, kumuwenta. Dapat talaga, death penalty ang parusa sa mga corrupt government official tulad sa ibang bansa, sabi ni Fernando Martin. Gabriel Cristobal IV, sabayan mo na rin ang pagsibat. Si Larry Bosito Blanca, dapat hindi kayo mag-imbestiga sa sarili niyong kasalanan. Pasok ang NBI para walang kinikilingan. Mary Grace Dayag, pagbibigay nga ng ayuda sa mga farmers tulad ng abono, di pa makarating sa kamay ng magsasaka. Daming sakim sa mga probinsya. Ayan. Si Presi Gabina, sa totoo lang, sir, wala kasing nakikita na malasakit galing sa department ko. Joke ba yan? Sabi niya gano'n. Ets ba, Adriatico, qualified ka sa dismissal? Ayun, sinong niloloko mo? Si Jenny Tamor Gagnete, sus, nga, sayang lang ang pera ng taong bayan. Rolando F. Rico, para kang PhilHealth, dapat alisan o alisin ka na, third party ang dapat mag-imbestiga. Ayun. Yung ibang nandito, pardon me, Dionisio, Dennis Dionisio, si, ang dami mong sinabi hindi maganda, Dennis, isipin mo sa'yo banggitin yan, pero parang mahirap, ano. Rosaro David, iimbestiga ng sarili, joke. Si Dini Hazard, gawan ng komite para maghanap ng palusot gaya ng PhilHealth. Galit din tong sina Melvin Malan, Kennedy Aranas, Roldan Nilooban Almeres. Itong si El Basit, sabi niya, palitan na yan. Hindi niya alam ang solusyon sa food shortage. Mas mabuti pa ibalik si Manny Piñol. Si lahat halos ng ating mga binanggit mong pangalan, ganun din ang reaksyon. Si Erson Moran, ginagalang ko bilang isang magaling na scientist siya at mataas ang grado. Pero pagdating sa management, negative ang grade nito para sa akin. Pinaburan lang niya yung malalaking importer sa negosyante instead of tulungan ng welfare ng simpleng magsasaka natin. No, pwede naman tayong magbanggit ng komentong negatibo na maayos. Ganito, no? Correct. Babasahin naman natin, partner. Ito kaya, binasa ko yung ano ni Erson eh. Negative siya, against siya kay Secretary Dar, pero nasabi niya ng maayos. Hindi siya nagsasalita ng mga bad words. Si Haki Yaki, sabi niya, may secretary pala ang DA. Sayang ang pasahod. Si MJ Rivera, ikaw din, paimbisigan saan ka nakakita ng isang secretary gusto payamanin ang ibang bansa dahil gusto mo puro import. Ayan, yan yung medyo matindi rin, no? Sabi ni Armando Javier, ngayon ka lang natauhan, matagal nang pinaiikutan ng mga kasama mo. Sanay na sila sa ganyang kalakaran ang magnakaw sa kabanambayan, kakutsaba mga mandarayang negosyante. O ito, si Armando Javier, binigyan niya ng benefit of doubt sa Secretary Dar. Kasi siguro nakikita niya yung sincerity magsalita, pero mukhang hindi alam yung Secretary Dar na para siyang may tali sa mga kamay niya at para siyang puppet sa paligid mo. Si Joseph Niel, please resign Mr. Dar out of delikadesa. Si Kapon CPN,
Natutuwa kong bahagi ako ng nanalong platform. Ako ay nakikipagkalakalan at kumikita araw-araw. Lahat ay maayos. Nagalok ito sa akin ng online ng pag-access upang subaybayan ang aking pamumuhunan at gawin ang aking mga pag-withdraw kapag malapit na ako sa mga sa pag-atras. Ang aking manager ng account ay naging isang mahusay na tagapayo sa akin. Pamumuhunan ng binary na pagpipilian ng kalakalan. Makipag-ugnayan sa kanya. Tapos parang layo yata nito ah. May daliring na kagano. Nanalusutan tayo ah. Eto, yung iba namang mga nagsasabi, no? Mainam pa yung ginawa ni Winnie P. Rodriguez eh. Hindi na siya nagsalita ng ano, ng kung ano pa mang negatibo. Ang ginawa niya, pinuno na lang niya ng ha-ha-ha-he-he-he yung kanyang komento. Si Gio Escobar Vlog, pakiramdam ko parang napakalamyan itong sekretary na ito. Niwala ngang nangyari sa presyohan ng niyog, tsaka palay, doon sa amin, palugo pa rin. Yun. Sabi naman ni Maris Naral na sapat, buti pa si Pinyol noon, ito mukhang pera. Isa ito sa mga sisira kay Pangulong Duterte. Department of Importation, dapat ang pangalan nyo. Alright, so yan yung ilang mga reaksyones ng ating mga kababayan. Yung iba, alam nyo na kung bakit din namin binasa ni David yung inyong mga kaukulang reaksyon. Ito naman, partner, banggitin ko na lang itong mga nag-message. Emma Hassan Ali, William Gabayan, kahit na medyo masama ang salita ni William, Ricardo Barreiro, Marlon Ridulda, Romualdo Melgar, Fernando Giray, just to the mandate, no corruption, don't mind them. Oh, ito, mind you, kakampiyata ito ni Secretary. Si Helen Fernandez, dalangin ko lang Darna tubuan ng konsensya. Salamat din sa message ng si Arnold Comparativo, Regor Kagitla, Jun Hasa, Manong Direk, Evelyn Pasilios, Joylyn Bonke Cerezo, Guillermo Cruz, Jay Calvo, Arnel Guy. Ang dami pa pala ito, partner. Marami pa. Yung mga daily listener yan. Yeah. Ito na-appreciate natin na kahit anong mga issue nababanggit natin, napaka-active nila. Ibig sabihin, sila'y matatalinong listener. Alam nila yung wika ng paksa. Pero tama. Yung pagiging labis na matalino at magaling, wag naman natin tapakan din naman yung moral ng iba. Pwede naman tayo magkomento ng hindi natin tutungayawin o sabi ano pa man. Ano? Sama ka dyan, partner. Alas 6:53 at meron pa ba tayo mga karagdagang pamalita, partner? Of course, yung ating meron ka ba dyan trabaho opportunities? Wala akong trabaho pa dito, ano? Wala rin dito, partner. Baka may mga karagdagang kapang balitang iyahatid dyan, partner, na mga nakausap mo sa mga nakalipos na araw. Meron din pong mga ano ah mga insidente ng paglindol. Oo, medyo sunod-sunod yung mga paglindol ito, partner ah. Yung pinaka may nakakalinang madhating gabi, parang nauulinig ako nung ako'y nanubig. Parang may naglindol ng 7 something like that eh. Sa ibang bansa, partner, yata yun, oo. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ito tinitingnan ko yung mga latest nating inilabas sa balita sa ating Twitter na merong panibagong lindol 3.8 magnitude sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. O, ngayon gabi lang naman ito, partner, ha? Alas 6 ng gabi. Ayon po ito sa report ng FEBOX, Department of Science and Technology. Oo. So yun yung ating mga binabantayan din natin sapagkat ito, yung 4.2 naman pala itong isa. Ang report ng Department of Science and Technology, FEBOX partner. Ayan. 54:30 seconds. Marami tayong mga listeners na tahimik lang pero bumabati at nagpapaabot ng pangungumusta. Gandang hapon at gandang gabi nga pala kay dito kasama natin pag weekend si Kuya Richard Merck at will soon. Nakikinig sa atin. Guwapo daw tayong dalawa. Salamat. Salamat Kuya Richard ha. Si Richard Merck. Pagaling ka. Si Bullet. Gandang hapon si Carolando Jota. Ba? Nabuhay si ka Rolando Jota and of course si Lakay nag-iimbita din sa kanyang broadcasters forum. Alas 6:54 mga kaibigan, partner, baka may mga huling pahirit ka pa bago tayo magpaalam. Well, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy na taga-subaybay natin
sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa na balita na serbisyo pa. Naging bahagi na ng kanilang paglalakbay sa gabi bago umuwi sa kanilang mga tahanan. Galing sa mga trabaho, nakamonitor sila sa pamamagitan ng kanilang AM radio sa kanilang mga sasakyan. At tiyak naman na updated sila kapag mayroong balitang nangyari, na ibabalita agad sa atin sa DWIC. At na bibigyan natin ng pagkakataon din naman ang mga taga-subaybay natin na maibahagi ang kanilang mga reaksyon sa mga samot-saring mga issue ng lipunan sa ngayon, partner. Oh, sabi nung isang listener natin, si Bang Ferdy, anong nakikinig sa sasakyan? Nanonood kami sa telepono habang nagda-drive. Ayun, pwede, pwede. Oh, pero ingat, ingat. Huwag, hindi pwedeng pagsabayin, partner. One at a time. Correct. So mga kaibigan, ganyan muna namin tinatapos ang pang-Miyerkules na edisyon, March 17. Nang balita na serbisyo pa at by tomorrow, hopefully, babalik tayo at the same time, 5:30 to 7, dito po naman sa DWIC. At maraming maraming salamat muli sa ating mga nakaagapay sa ating home studio sa DWIC. Siyempre, pinangungunahan po ng ating masipag na engineer na sina Engineer Jeric Barreto at si Engineer Daniel Tenco. Ang ating news writer na si Judith Estrada Larino at ang ating social media writer na si Jude Alabado. At syempre, nariyan din, aktibong-aktibo, ang ating communication assistant na si Bea Amigable. Maraming maraming salamat sa mga kasama natin. At syempre po, ang iniiwan ko palagi sa ating mga taga-subaybay, maraming maraming salamat sa pribilehiyo na makapag-serbisyo sa inyo. Ako po si David Oro. Bye! At partner, at lagi po nating tatandaan ang paglilingkod sa kapwa, isang pagpapala mula po naman sa Diyos. Ako po si Edwin Eusebio. Susunod na ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host. Yan ay si Miss Marupati Sarne sa kanyang programang Radio! Klinika! Balita na serbisyo pa!